mahigit 1,700 na ang kaso ng tigdas sa Rizal ayon sa DOH Calabarzon. Kasama na rito ang 2 inmate sa Angono Municipal Police Station. 2 pang preso roon ang nagkaroon na rin daw ng rashes. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, base sa pinakahuling tala o data mula sa Department of Health, ang Region 4A na ang may pinakamataas na bilang ng mga naitalang kaso ng may tigdas na abot na sa 3,453 at abot na sa 83 ang mga nasawi. Sa lahat ng mga lungsod sa Region 4A o yung lahat ng mga lalawigan sa Region 4A, ang Rizal ang may pinakamataas na bilang ng mga naitalang may kaso ng tigdas na abot na nga sa 1,765 at aabot sa 58 ang nasawi. Kabilang naman sa nadagdag sa bilang na ito ng mga kaso ng may tigdas sa Rizal ay ang 2 preso mula sa Angono Municipal Jail. Nanghihina at nilalagnat pa ang 2 binatang ito na pinakabagong inadmit sa Cainta Municipal Hospital dahil sa tigdas. Pareho silang preso sa Angono Municipal Police Station dahil sa kinakaharap na kaso sa droga. Pangamba nila sa kulungan na nila nakuha ang sakit. Maglalap po ako nilagnat ng sobrang lagnat po. Tapos nagkaroon po ako sa mukha ng mga pula-pula. Sabi ko nga po kay mama, baka doon ko lang din po nakuha eh. Nanghihina po tapos nagsusuka. Tapos yung lagnat ko po parang pabalik-balik. Wala naman po kayong pumasok ako ng doon eh. Ayon sa warden ng Angono Municipal Police Station, agad naman nilang itinakbo sa ospital ang 2 preso nang magpakita na sintomas ng tigdas. Dinalamam namin kagad sila sa Angono General Hospital, ma'am, para ma'am doon sa medical attention po nung 2 PUPC po, ma'am. Baka nahawa sila nung mga relatives na bumibisita sa kanila. The second possibility, meron na nagka-missiles doon sa loob ng Angono Municipal Jail. Tapos, nahawa sila. Maaari po siguro, ma'am, sa bisita. Kasi po, ang regular visit po, ma'am, namin, halos week po. Meron po kaming isa lang po na day na hindi sila nabibisit. Sabi na attending physician ng 2 preso, wala namang gaanong dapat ikapangamba. Nung dinala sila rito, nasa station sila kung saan may mga rashes na. Tapos yung lagnat nila, mga 2 to 3 days na rin silang may lagnat. Since pa-start pa lang naman kasi yung labas ng rashes nila, usually, hindi pa sila ganung nakakahawa. Pero ang custodial officer ng Angono Municipal Police Station nangangamba sa posibleng epekto nito sa kanilang mga preso. Lalo't 2 pa sa mga preso nila ang nagkaroon na rin daw ng rashes. Dinala na rin sila agad sa doktor at sumailalim sa mga test. Pero dinischarge din agad dahil di naman daw nilalagnat. Dito sa cell number 4 at cell number 5 nakakulong ang 2 preso na nagkatigdas. Ayon sa health officer, hindi raw talaga dapat isang tabi ang panganib na maaaring idulot ng sakit na ito, lalo na sa mga kulungang gaya nito na siksikan at talagang halos dikit-dikit ang mga preso, lalo pat highly contagious ang sakit na ito. We can immunize all the inmates who have been exposed to the 2 inmates. And then yung visiting relatives, sana medyo i-cordon or at least i-minimize. Tatalima po yung PNP po doon para po siguro mas maiwasan pa po natin yung mas dumami pa or magkaroon pa po kami ng insidente po ng missile dito po sa aming PUPC. Nasa 1,765 na ang kaso ng tigdas sa Rizal ayon sa tala ng DOH Calabarzon. Pero Jessica, kung tutuusin daw, ang Region 4A ayon sa Department of Health ang may pinakamabilis na vaccination rate na abot sa 37% to 40% sa loob lamang ng 2 linggo. Ibig sabihin, umabot na sa 37% to 40% ng kanilang target population ang kanilang nabakunahan na sa loob lamang ng 2 linggo. Ang Region 8 naman ang may pinakamataas na case fatality ratio. Ibig sabihin, kahit limitado yung bilang ng mga kaso nila ng mga nagkakatigdas ay marami nang nasawi at ang bilang nga na yan ay 19 deaths out of 639 cases. Jessica? Hindi. Ang taas nga nung bilang ng mga may tigdas ngayon sa Rizal, ha? Mariz, 1,700. Parang hindi ganito yung figures nung kasagsagan ng outbreak eh, no? Ito malaki, mataas talaga ito.
Yes, Jessica, 1,765 to be exact at 58 deaths na ito. Ang sinasabi sa atin, malaking factor dito kasi syempre maraming urban poor doon sa lugar na yon, and at the same time, dikit-dikit yung mga bahay, kaya mas madali rin yung pag-spread ng naturang sakit, Jessica. Mm-hmm. Kailangan tutukan itong mga may tigdas sa mga preso, knowing kung gaano kasiksik, no, yung ating mga piitan, lalo na pag nasa mga police station pa lang, talagang halos nakatayo na sila lahat eh, kahit hindi sila pwedeng umupo, paano, hindi rin sila pwedeng matulog. E pagka ganyan kadikit-dikit yung mga, o kadami yung mga preso sa kanilang mga selda, mabilis mag-transfer o transmit anumang sakit, Maris. And while we're on this topic, no, kahit walang tigdas outbreak, problema na yung mga sakit dyan sa mga loob ng mga kulungan natin eh. Yung pigsa, for example, ayan, magsa-summer na naman. Baka dapat tutukan din yan ng DOH kasi pwedeng pagmulan din yan ng kung ano-ano pang mga sakit eh, di ba? Totoo yan, Jessica. Bukod dun sa pigsa na binanggit mo, nandyan din yung tuberculosis. At of course, itong nga tigdas ay hindi dapat isang tabi dahil nga highly contagious talaga. Itong sakit na ito, alam naman natin na airborne ito, kumbaga kahit nasa simpleng ubo o yung laway, kapag halimbawa na transfer, ay talagang madali yan na mahawa yung mga nasa tabi mo. Eh yung nakita natin dito pa lang sa Angono Municipal Jail, no, sa Municipal Station, eh yung mga double deck doon, talagang hati-hati yung mga preso doon. So talagang magkakatabi talaga sila. Yung kumbaga parang kapag nagpapahinga sila, nakaupo sila. So talagang napakadali nung pag-spread kung sakasakali. Eh lalo na ito, magkakadikit yung selda kung saan nakuha natin, o at least nakita natin kung saan nakakulong yung dalawang preso na nagkasakit. So talagang ang ginagawa daw dito ng Angono Municipal Jail or Municipal Police Station ay talagang nililinis nila yung kanilang lugar, medyo binabawasan nila yung mga bumibisita, and at the same time talagang win-welcome nila itong sinabi nga ng Municipal Health Officer na bakunahan yung lahat na na-expose dun sa dalawang preso na yon, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Susunod.